Pakibigan, ito po ay isang klase ng palatuntunan na multi-platform. Ano ba yung ibig sabihin mo? Bukod ho sa ito ay masusubaybayan at papapanood sa GMA7 at sa GTV, ito rin po ay mapapakinggan ng sabay sa GMA Super Radio, DCWB, at mapapanood din siyempre para doon sa mga hindi na nanonood ng television ngayon online sa cellphone o ng mga gadgets sa YouTube at sa kung ano na pa. So ano ang isa pang kaibahan? Ang utos, ang kauna-unahang utos ng mga bossing ko sa kumpanya, kailangan resolution based. Ano po ibig sabihin? Ang iere at ang gagawin namin istorya, titiyakin namin na makapaghahatid po kami ng solusyon doon sa kinain na inilapit ng aming kababayan. Hindi po namin sila bibitinin o para lang meron kaming maipalabas every Sunday, papatulan po namin yung kanilang hinahin, tapos sila po naman ay maiiwan na nakabitin, nakanganga, at wala hong tugon o malinaw na resolusyon sa problema ang kanilang inilapit. Sir. Maraming salamat po. Maraming salamat. Congratulations. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mr. Nandiwa. Ngayon, yung kapuso narinig natin, ito ay resolution-based at si Sir Emilio mismo ang kikilos at gagalaw. With that, let's hear more about this program from the question and answer. We'll be hearing from Sir Romel Gonzalez of PEP. First, congratulations, Mr. Emilio. And ang una kong tanong is background na lang kasi pihira kang umarap ng solo sa media. Paano nag-spark yung journey mo as journalist? Thank you, Romel. Good afternoon. Ako po ay 18 years na sa GMA Network. Pero bago po ako maging empleyado ng Channel 7, ako po ay 3 taon din na nagsilbi sa ABS-CBN. Puro news po ito, news department po. Tapos paglipat po rito sa atin sa GMA Network bilang segment producer, dahan-dahan na po umangat hanggang sa maging reporter na po sa 9-beat. Hanggang sa mabigyan ako ng pagkakataon na humalili noon kay Mr. Jiggy Manigat sa News TV Quick Response Team. Pagkatapos po dito sa PRT, after ng kainitan ko ng pandemya, nabigyan ko ako ng chance sa pagkakataon na maging co-host po ng programa ng mga Dapat Alam Mo. Dito po sa pagstay ko sa Dapat Alam Mo, last 2 months lamang po, binigay mo itong pagkakataon na ito, itong resibo. At hanggang ngayon, ito na huwi. Ang aking bigta, sir, ay puro last crime. Criminal justice system po ang mga istorya at pinitutuhan ko. Hindi ako nagpa-assign sa iba. Hindi ako na-assign sa political beat, sa business beat. Puro ko sa crime ever since. Thank you. Yung ano yung nabuhin ko kanina, night beat? Tama po. Night. Yeah. Ang next question po is yung nasabi niyo nga po, puro kayo sa crime. Ano po yung pinakamahirap na beat o report ang nagawa ninyo na talagang halos buwis buhay na kayo? Paano nyo nalampasan yun? Salamat ulit. Sa kung pag-uusapan yung peligro, nung ako'y nasa graveyard shift, so 9 PM to 5 AM, sa kada lalabas pa lang kami ng team ko sa base, dun sa aming opisina, nandun na agad yung peligro. So ibig sabihin, every night, merong disgrasya na pwede kang abutin, merong peligro, nandun yung pagkadelikado ng trabaho. Pero yung mga major coverages na related sa crime na inassign ako para ito komento at gawin ng istorya. Siguro, Maguindanao Massacre is one. Masyado ng malaki eh. Masyado, pero kasama rin po ako sa recover ng Marawi Siege. Tsaka yung iba't ibang klase pa ng mga krimen na ang mga sakot ay mga sikat at mga taong kinikilala sa ating lipunan at yung talaga namang sabihin natin pinapestahan nga ng media. Thank you po. Nakakagat na po kayo ng death threats? Ang death threat po, sa totoo lang, with all humility, normal na lang ako. Katulad po ngayon, ako ang nakatutok sa missing sa Bumero story sa kaso ko ng mga nawawalan sa Bumero. Sa akin na po yan naka-assign at in-assign ng GMA Network, ng GMA News. So, bago ko tayo magsimula, ngayon lang may binabasa po akong message. Galit na galit po. Galit na galit sa akin. At kulang na lang eh kung ang mensahe niya ay nakakamatay. Ay matanila ko siguro kung wala rito sa inyong harapan niya. Pag kanil sila niyo, paano yung nahanda ng death threat? Nagbabody guard ba kayo? O natatapag kayo? O
dinadagdagan niyo ang insurance policy niyo or something? With all humility po, ano? Ilang beses na po tayong inalok na kumpanya na bigyan ako ng security personnel. With all humility, sir, ma'am, tinatanggihan ko po at sa totoo lang, hindi naman ako dadali ng Diyos dito kung haya niya lang po ako mag-disgrasya. Yun po yung since then, paniniwala ako. At hanggang ngayon po, iba naman ako, sir. Okay. At saka napapanood ko kayo ng pandemic, kasagsagan lumalabas kayo, eh, hindi kayo natakot magkasakit. Nagkasakit ba kayo? Nagka-COVID ba kayo? Nung kainitan po ng pandemic period, kung tawagin na, hindi po ako tinamaan ng sakit na yan. Hanggang sa matapos ko, hindi, kung hindi po ako nagkakamali, sir, yung team ko lamang din po ang hindi nagkaroon ng absent nung panahon ng pandemic. Kasi may na-diretso po namin yung coverage nung total lockdown hanggang sa mag-ease yung COVID restriction hanggang sa mga sandaling ito po. Ayun, mabuti naman po. My last question is, sa tinatakbo po ng inyong career ngayon, nasasabi po bang kayo ang next Mike Enriquez? Thank you. Hindi po yata sa aking paniniwala, hindi po yata kayang pantayan, hindi rin ko kaya digitan. Binigyan po ako ng plataforma ng ating opisina, ng GMA Network, para ipakita ko ano naman po yung aking kakayanan. Dito ko pagsusumikapan, sir, na ibigay ang aking nalalaman kung paano ako makatulong para sa Diyos at bayan. Thank you, congratulations, sir. Napakaganda ng mga sagot niyo. Napakaganda din po ng mga tanong niyo, Sir Mel. Thank you so much. Nakitala natin more, syempre yung action plan natin. At ituloy natin ang pag-ilalabas sa kanya at sa bago niyang programa, Sir Robert Regintina of Manila Bulletin. Will you hear your questions? Hi, sir. Congratulations sa ang series. And then, first question, ano po ang guiding principle nila pagdating sa coverage? Thank you. Any principle or principles? Thank you, Sir Robert. Magandang hapon. Yung kailangan ako, syempre, unang-una, yung media law and ethics. Meron po kaming internal policy sa loob ng network. Yun po ang pinapractice namin. Kung ano po yun, syempre, unang-una, kampanan namin ang aming tungkulin na wala akong inihahalong pansariling interes. Ang bawat istorya namin na gawin ay hindi po para sa amin, kundi para sa taong bayan, para makapagatid ng servisyo publiko. Thank you, sir. And then, sir, ang dami pa rin gusto maging news reporter then sa office namin, mga OJTs. So ano po ang advice na sa mga gustong pasukin ang news coverage? Ang pagpasok po sa mundo ng pamamahayan para sa akin po, ako'y lubos na niniwala na para po ito isang calling. Ano po yung ibig ko sabihin? Para po itong pagpapare, klase ng trabaho at tungkulin na may pananagutan ka sa lipunan, sa iyong kababayan, higit sa lahat sa Diyos Ama. Puro public service. Kung ang klase ng profesyon po na ito ay inaakala niyong para kayo maging sikat, para makuha niyo ang inyong mga ambisyon, mga material na bagay, mukhang hindi po ito ang tamang profesyon para sa inyo. Pure public service po ito. At lalo ngayon, mas kailangan po natin ng mga instrumento kaya nito. Thank you. Last question, sir. When you're not busy, or pero madalas kasi yung busy, what do you do kapag hindi really busy? What do you do in your spare time? Anong pinagkakabalahan mo? Thank you. Ang spare time ko na lang ako ngayon, Saturday afternoon and Sunday. Family, music, and church. Ako po ay hardcore music lover. Ako po ay nasa vinyl collection. Family kasi ako po'y pinalaki sa loob ng isang very, very close family. At syempre, yung sipa. Ganun din po, sir. Every Sunday, hindi rin namin miss. Sa sports, I do, ako po involved sa ultra marathon at sa target shooting. Thank you. Salamat pa yung congratulations. Thank you again. Thank you again. Thank you so much, Sir Robert. Ayan, sa kilala pa natin si Sir Emil. Kapag hindi siya nagko-cover ng mga crime beats, tuloy natin ito with questions from Sir Irvin Santiago of Bandera. Congratulations po, Sir Emil. Ang tanong ko pa kung ano yung pinaka-exciting and challenging part bilang host ng scene? Thank you, Sir Irvin. Good afternoon. Nasa unang episode pa lang ho, yung shoot namin, itong nakalipas na mga araw. Kaya po na aking nabanggit kanina, ito na po yung parang suble at tugon sa matagal ko na kinaambisyon.
yung ako mismo ang nakaka-monitor kung paano ilalapit yung hinahin at sa kung paano mabibigyan ng resolusyon yung kanilang inilapit na problema. So ang pinaka-exciting ko siguro ay makatulong ko. Yung makita ko yung giti, yung pagkakontento sa mga kababayan natin lumalapit sa programa ng ito. Pero ano po yung feeling kapag hindi nakukulfill yung desire nila na tumula kapag may resolution sa mga problema ng kababayan? Yes, thank you. Meron kaming binabangko mga story. So far, sa awa ng Diyos, wala pa namang inilalapit sa atin na hindi pa natin nabibigyan ng resolusyon. Gayun pa man, sakali na magkaroon ng pagkakataon, pipilitin pa rin namin ang lahat ng pwede namin gawin para sakali pa paano ang ibigay sa ating kababayan kung sino man yung lalapit na yun, yung tugon na kanilang hinahanap. Pero sir, ano po yung maipapayin nyo dun sa mga kababayan natin na natatakot or nagdadalawang-isip na mag-report na na-terminado sa mga? Hindi masisili marahil, Irvin, yung ilan sa ating mga kababayan na matakot unang-una para sa kanilang kaligtasan dahil maaaring meron silang naging karanasan noon na sa halip na manatiling confidential yung mga information na kanilang ibinigay ito ay isang publiko dahilan para mapunta sa peligro ang kanilang buhay. Dito po sa atin, sa Resibo, titiyakin po namin na ang informasyon ilalapit, isusumbong mananatili hong confidential at ang kanilang kaligtasan sa aking papanapaparanan. Gagawin po namin ang lahat para matiyak ang kanilang kaligtasan at kanilang safety. Last question ko na lang. Nasa public service po kayo, merong pagkakataon ba na nagsipan nyo rin tumakbo sa politics or may mga kumukumbinsi pa sa inyong political parties to join politics? Thank you. Maraming salamat. Sasamantalin ko rin pagkakataon ha? Para hindi ako pag-isipan ng kung naman. O baka akala ng iba may interest ako. Marami na ho na sa local po, local politics sa amin sa Pasig, marami na ho nag-a-alok since then. Pero sa totoo lang, with all humility, hindi po talaga ako, wala po akong bala na pumasok sa politika. Napakasaya ko po dito. Napakasaya ko po dito sa ginagawa ko na ito at sa grasya na ito na aking natatanggap. Thank you. Thank you so much, Sir Irvin. May question din po tayo, Sir Emil, coming from Sir Richard Paglikalan of Lion Air BB. We are away, please. Ayan po, there. Hello, good afternoon po. Ayun, kay Sir, malapit din sa question ni Sir Robert kasi since nasa yung spotlight ngayon Sir Emil, so maraming may gusto. Sino ba si Sir Emil mahal na camera? Kasi pag kinugan ko kasi kayo mga ang tingin sa inyo parang nas video, parang may usual, very formal. So sino ba si Sir Emil? Emil na lang po, thank you. Emil na lang po. Paano ko ba? Huwag niyo naman sanang iniisip-isipin na ako'y nagbubuhat ng bakolo. Ako'y napakasimple tao lang. Sa totoo lang. Nananakuha ako pa uwi pagkatapos ng trabaho. Hindi ko ako mahilig magsasakyan na mahal. Nagbibisikleta lang po ako. Meron akong mga libangan na yung libangan na yun, tinitiyak ko nakasama ko yung pamilya ko. Hindi ko sinosolo yung free time ko. Wala na ako masabi. Yung lang, hindi ko talaga ako, hindi talaga ako ma-use na nagkikwento tungkol sa sarili ko po. Yun lang ako, Steve, siguro, ganyan na talaga ako magsalita. Yung mga hobbies, sa Emile, and also mga, doon sa mga free time niya, ano yung usual, aside doon sa family and syempre sa church. Okay. Sa hobbies, pinalaki kasi ako sa old school kami. So, music talaga yung parang nagpapangit ko. Yung nagiging instrumento para magkasama-sama kami pamilya. Pero hindi digital, hindi makabago, no? Plaka. Tapos, nagko-collect din ng antique, ng mga, tapos sa sport, ayan yung target shooting, practical shooting, tapos nag-ultramarathon. Yun lang, basically. Yun yung happy. Also, sir, yung, what's the story behind Mr. Exclusive? Okay.
mulat sa pool, pilit kong hinip yung standard na paggagawa ko ng istorya. Ako lang sana. Kung magkasabay-sabay man, merong distinct character ng istorya pinagawa ko. So kung malaki ang coverage gaya ng Marawi Siege, Makita ng Massacre, o kung ano pang malaking kaso na hinawakan ko, ayoko nang parang papareho lang ako sa kanila. Gusto ko merong kakaiba. Paano ko ito maating? Paano ko ito makukuha? So, extra effort. Kailangan ng mas malalim na pagsusubikap para magawa ko yun. Thank you po. Congratulations. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. And I think interesting na malaman kung ano nga ba ang story of Mr. Exclusive. Let's hear more questions from Ms. Jean Reyana of Malaya. Maganda po, sir. Sa OBB, ipinakita mo parang may instance ng domestic violence. Gusto ko lang po malaman kung sino po ba ang ano nyo, ang target ng mga tubong na ito through my video sa program ng isip. Okay, thank you, Ms. Jim. Magandang hapon. So, ito pong resibo ay tututok. Hindi ko naman sa lahat na klase ng reklamo. Pero saklaw po nito ang civil at criminal liabilities. Pati na po yung klase ng mga krimen na kung saan hitik na hitik ngayon. Nasa cyberspace na po sila. Ano, ulitin ko lang. So, yung rescue mission, yung rescue operation po na yun na inilapit sa amin, ito po, ito po sa child custody. Isa po yan sa aming mga tututukan. Bukod doon dyan sa mga civil cases, tututok din po ang resibo sa, syempre, sa criminal cases, crimes against properties, crimes against persons. Yun yung mga cold case na tinatawag, ano po yun? Yung mga kinalimutan na, nadaganan na, natabunan na. At hanggang sa sumandaling ito, wala na hong nako, hustisya pa o pansin yung ating mga kababayan. Yun po yung kabilang sa mga tututukan natin. Maliban sa mga scams na usap-usap ngayon na nasa cybercrime po, lahat ng klase ng mga krimen at labag sa batas na pinagawa ng tao sa teknolohiya at sa mga bagong panahon po ngayon. Gusto ko pong malaman po. Gaano po kayo magiging ka-involved dito? Dahil na-mention niyo po kami na na-involved po talaga kayo sa mga mamakaso. Talagang tinutukupan niyo. Ano po yung mga tulong na personal na ginagawa niyo para sa resolution ng case? Okay, thank you. Ma'am, sa more than 18 years, dito po sa pagtuto ko sa criminal justice system, graveyard shift, crime stories, natutunan ko na po kung ano yung formula para mapabilis ang paglapit ng inaing ng isang ating kababayan. Yun po yung aking gagawin. Yung klase ng proseso na nagiging problema ngayon ng ating mga kababayan na napakabagal ang justisya, hindi nila makuha kung ano yung mga tugon na kanilang hinahanap, mga sagot na kanilang matagal lang they're looking for. Dito ako. Sa pagkakataon ko dito. Yung konting knowledge ko na natutunan ko sa more than 18 years, magagamit ko po sa programa nito. So meron din po kayong mga psychiatrist na approach, meron din mga psychologists, kasama po kayo sa mga tulong na na-experience nyo dito sa resibo? Tama po. Ang resibo po ay hindi lamang nakipag-partner sa mga law enforcement agencies o sa mga government offices para matugunan ng mas mabilis at bigyan ng resolution no, yung hiling ating mga kababayan. Kami ko ay handa rin makipag-tie up at makikipag-tie up po sa kung sino man, personalidad, institusyon, para matugunan lahat ng klase ko ng problema. Sa abot ko, ang aming makakaya. Salamat. Thank you. Thank you so much, Ms. G. Ayan, exclusive na kasi syempre solution oriented po ang resibo. Walang lusot ang may atraso. Thank you, Ms. G. again for your set of questions. Next, let's call on Ms. Anthony Tomada of Philippine Star for her questions. Hello, sir. So, my first question is actually, when you were starting out, meron po ba kayong mentors or guidance in the journalism industry?
na or naging instrumental din sa pagpasok mo sa mundo ng journalism. Thank you. Sa GMA po, ako ay production assistant at second producer ni Mr. Michael Vadim. Yun po ang, siya po yung isa sa mga nagturo sa akin kung paano ko mapalalalim ang pagsusulat pagdating mo dito sa Crime Stories. Pangalawa si Boss Mike Enriquez po. Siya po ang ibigay sa akin ng pagkakataon para magkaroon naman ng radio program every Saturday dito po sa DC Bobby. Sila ko dalawa, marahil ma'am, sir, yung itinuturing kong hindi man idol, ano, kundi sila yung tinitingala ko pagdating ko sa professional. Thank you. Sir, ano po yung masasabi niyo parang hindi mo, may comment na narinig namin na parang hindi mo buong ka na next Mike, Mr. Mike. Thank you, ma'am. Ulitin ko lamang ko, yun ang aking naging tukong kanina. Parang suntok sa buwan ko, ma'am, na mapantay ako o mahigitan ko ang isang Mike Enriquez. Sinamantala ko lamang ko ang pagkakataon na ito na ibinigay ng opisina na pagkaroon ng panibagong platform ako ng Avenue para ko naman naipakita ko yung aking kakaila kung ano man ho yung kaya ko. Thank you. Is this your first solo? Tama po ma'am. Ito po yung aking first solo pero ako po ay nag-host na ng News TV Quick Response Team po kayo po ay pamilya. Nung si Mr. Chiki Manikat po ay nag-resign para ko para ko sa kanyang para ko sa kanyang pagtakbo naman sa politika. Pangalawa ko, yung dapat alam mo tatlo naman mo kami ba? Ito yung first na di-launch ko. Di-launch ko. Thank you. Also sir, may mga nababasa kami na ano pala talaga kayo. I don't know if it's the correct term, religious, pero or spiritual na person. Paano siya nakakatulong sa iyo as a journalist? Tama po ba? Tama po ba yung nabasa? Tama po. You know, yung sandata ko eh. Ano ho, sa pang-araw-araw ko, pagdupad sa aking tungkulin, pagka-armado ko ng aral ng Diyos, parang hindi ka na maliligaw. Ibibigay na sa'yo lahat ng kailangan mo para maging beneficial ka dito sa mundong ibabaw, makatulong ka sa iyong kapwa. Ganon kalaki ang tulong kung maging malapit sa Diyos at malaman na ba yung aral. Thank you. So you always start there, like, coverage with prayer? That's correct. Hindi lang, ma'am, with volubility. Hindi lang po prayer. Ako po ay tumatay yung lector sa 7 a.m. Mass every day, Monday to Sunday, sa St. Francis of Assisi. Sa St. Francis of Assisi Parish po, sa Nandaluyong. Opo, bago ko po pumasok. Every day. Monday to Friday, sir. Tapos wala akong Sabado yun, wala po tayong Lisa. Sunday na po ulit, kasama ko naman yung buong pamilya ko. Dahil commentator naman ang wife ko, sa Kristal mo yung mga anak ko. Okay. Bakit po ba ano naging ganito kahit dati po ba kayong seminaryo? Hindi naman. Dati po yung magagandang lector ma'am. Hindi po ako pumasok sa... Kasi sabi mo kanina nirelate po na parang priesthood yung... Oo. Ganito lang po talaga yung... Ganito ko po pinalaki siguro ma'am. Paano ko po ipapaliwan? Okay, thank you. Yes, thank you very much. Thank you very much po. And we have a question pa coming from Mr. Alan Policarpio of Philippine Daily Inquirer. Pero ako po ang magbabasa nito, Sir Emil. Ang tawag po niya ay ano-ano ang criteria sa pagpili ng cases or complaints na i-feature dito. Thank you. Pagdating po sa criteria, ang hindi ko ito kaya enumerate sa ngayon, ano po? Pero ang istorya na ating i-re-re, ihalintulad po natin sa isang kaso o sa isang reklamo na isasampa sa husgado. So hindi po ito tatanggapin ng piskal kung ang reklamo o kung ang kaso ay may butas at hindi po tinatawag natin ang airtight. So ang klase ng istorya na ating ipalalabas, ito ang dokumento dito po sa resibo, kailangan po kumpleto ng elemento. Hindi naman yung site ng nagre-reklamo ang ating pakinggan, kundi pati ho yung ire-reklamo. At kung papaano ho, higit sa lahat, maibibigay ang resolusyon sa isang hinaing. Kailangan naroon po, mabibigyan ang tuldok at siyang magiging bataya naman para yung problema na yan ay hindi na maulit o marason pa na sa kahit papaano dito po sa ating lipuan. Thank you. Thank you po, Sir Emil. Yan po ang qualifications na airtight ang kaso. At may question din po tayo mula kay Sir Roland Castro mula sa Abante. Good afternoon, sir. Ang unang question ko, anong reaction niyo pag tinatawag kay Mr. Exclusive?
parang ako natututaw eh. Naiiyak po ako sa totoo. Pero siyempre ho, privilege and honor na tawagin ho na gano'n dahil kahit pa paano ho nakikita ng kapwa yung aking pagsusumikap, yung standard na hinin ko o gusto kong maging few years back o many years back na ako pwede sisimulan. Thank you. Pero may pressure ba yun na mapanindigan ng title? Opo. At hindi mo kailangan kasing mapigyan ng tulog-tulog. Kailangan mo maituloy-tuloy at itaas pa yung standard ko kaya ko. Opo. Ang next question ko po, ano pong reaction niyo pag itatapat mo kayo sa mga Turco brothers o kayo sa Sen. Rapi Turco po? Ito sa programa niya. Salamat po. With all due respect, hindi po kaya magsalita sa lalo ng ibang programa. Dito lang po tayo sa Resibo. Gagawin po namin ang lahat para ko matugunan yung dinaing ng ating mga kababayan na meron pong solusyon. Hindi ako. Pero ready po kayo kung bigyan kayo, i-rival po kayo sa kanya? Gagawin ko lamang ho yung aking makakaya. Kung ano ho yung inata sa akin na opisina, kung ano ho yung dapat kong gawin para sa programa. Okay. Thank you po. Thank you. Thank you very much. And Sir Romiel, pinuli po tayong tanong mula kay Ms. Leanne Mariano from GMA Network.com. Na-turnin po, Sir Romiel. Congratulations po sa show. Thank you. Thank you so much. May question po, sir. What made you say yes sa pagiging host ng Resibo? Ito po yung parang tugon sa aking panalangin. Pangalawa, ito po yung matagal ba ng inaambisyon. Dahil po na aking nabanggit, yun pong magandit ng public service, hindi lamang sa pamamagitan ng newscast, yung magbasa ng balita, yung magandit ng information, kundi yung maging hands-on. Humarap sa tao, asikasuhin ang kanilang reklamo, hinahin at subo, hanggang sa mabigyan ito ng resolusyon. Thank you. And ano po yung mga naging pag-aanda, sir, para sa programa? Actually, sa ngala ng mga kasama natin sa Resibo, tinutulungan nila. Tulong-tulong kami para mapaghandaan itong pinakabagong public service program natin. Kung paghahanda at paghahanda lang, so sinisimula na ulit yung field work, pinalalakas yung pagkaharap sa law enforcement agencies para sa ilalapit nating mangilayin at subong sa kanila. Pangalawa, yung coordination sa team ng Resibo para magkaroon kami ng mas malinaw na pulisiya sistema kung paano namin paghahandaan pang lalo yung mag-uumapaw na paglapit sa atin natin mga kababayan na kailangan tulong. Okay. And lastly po, sir, despite po the dangers ng isang journalist po, what pushes you po na ipagpatuloy po ang profession po? Calling talaga. Parang papapare, parang dito akong nilagay. Meron akong mission sa ganitong larangan para maging beneficial sa aking kapwa. Para sa Diyos at client. Thank you po, sir. Thank you. Thank you so much. Sir Emil, marami ba pong gustong magtanong tungkol sa programa? Ito pong last, I think tatanong natin mula kay Mr. Jojo Panaligan mula sa Rider PH. Thank you. Follow up ko lang kanina dun sa sagot niyo na every morning, meron kayong servisyo sa simbahan. Hindi ba delikado sa inyo dahil kadali na kayo ngayong matuntun kung nasaan kayo ito yung umaga? Hanggat, thank you, at maganda ka po. Hanggat hindi pa ako pinapatalsik ng parish priest. Ako ay